What's up mga explorer? Kamusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. And welcome back to my channel. Sa video na ito ay aking isi-share sa inyo ang aking naging experience nung ako ay umakyat sa Mount Igcoron ng Valderrama, Antique. So bago tayo magsimula, please make sure na nag-subscribe kayo sa aking channel. Simulan na natin. Pumunta ako sa Mount Igcoron noong December 8, 2020. Bali, natulog ako sa may barangay Buluangan 1 sa bahay ng aking tropa kasi yung mga kasama kong mag-hike ay mga taga Buluangan 1 rin. Bali, umalis kami ng Buluangan 1 at around 7 a.m. and dumiretso kami sa may Valderrama Police Station para mag-login na pupunta kami sa Mount Igcoron. After naming mag-login sa may Valderrama Police Station, naglakad-lakad kami papunta sa may barangay Takas. Kasi nandun sana yung ano yung sasakyan ng habal-habal or skylab or papunta sa barangay Binanugan. However, walang habal-habal nung time na yon, so naglakad kami papunta sa dulo. Pagdating namin sa dulo, nagkataon din sa may bandang cell site, may nakita kaming tricycle driver and then nire-repair niya yung tricycle niya. So ginawa niya, hinatid niya kami gamit yung motor. So dalawang trip. So pagdating namin ng barangay Binanugan, hinanap namin yung barangay captain. And then pumunta kami sa barangay hall para mag-login. Tapos siya na rin yung nag-provide ng aming tour guide. So umalis kami sa barangay Binanugan at around 8 a.m. And yun, medyo cloudy yung panahon. And yung dadaanan mo pag pupunta ka ng Mount Igcoron, una, dadaan ka ng mga palayan. Halos half ng hike, dadaan ka sa tabi ng sapa. Pagkatapos naming duman sa mga sapa, yun na, nag-start ng maging steep yung daan. Bali, dumating kami sa my camping area at around 8:30. So bali, mga isa't kalahating oras din yung paglalakad namin papunta sa campsite. From the campsite po, mga 30 minutes na lang po yung trek nyo or yung pag-akyat nyo papunta sa mismo summit. Medyo take your time na paglalakad yon kasi nagkataon na yung isang kasama namin medyo tumaba dahil dala na rin ng quarantine. Medyo nahirapan siya maglakad pero okay naman kami lahat. Tsaka rule naman po natin pag tayo nag-hike, huwag nating iwanan yung kasama natin kasi kasama natin yan eh. We can take our time naman para at least lahat tayo safe and makarating sa ating goal which is the summit. Okay, so pagdating po sa campsite, kumuha ako ng video sa paligid and yun nga, maganda yung campsite tapos matatanaw mo na yung summit ng Mount Igcoron. And pagkatapos ko pong kumuha ng video sa my campsite, kumuha lang ako ng picture ng sarili ko sa my iconic na bato. And then picture namin as a whole na magkakasamang nag-hike ng Mount Igcoron kasama na rin ang aming tour guide. And then dumiretso na kami papunta sa summit. Unang bungad namin near the summit, dun pa lang sinalubong na agad kami ng fog. Ako naman kumuha agad ako ng picture and then we started again na maglakad patungo sa summit. And here are some clips. Hey guys! Aldrino! Let's go! Hello! Hey! How are you there? I'm fine, thank you! Legit! Legit! Legit gid ang happiness. Woo! Sa piyak ay init. Wow. Oh, grabe. Wow. Wow. Top of the world. Wow, kuya. Look at that. Oh my god. Shout out kay Noel Pongyan. Masunod ko no, puro lang plano. Ha, wala gid. Do bukot taga Buluangan. Ito ang literal na ikaw nasa langit. Kita mo ra left. Wala ko yawa.
aming kita na. Palit-palit pa. Madali. Kairan? Ay, sa kairan ka. Hindi alam man nung ako, Todd. Ay, pag-uuntok ka sa ulan. Ah, sige. Nakalapot at imo bangit niya man. Nakalapot at imo bangit niya man. Lugi ba kayo? Lugi ba kayo dagol? Kataon rin. Hello! Wow. So... Hello, look at me. So this side... This is Bugnay, Barangay Bugnay, Valderrama. Ilaures. As you can see, the clouds and the sea. Tas dyan aside, it's Buluangan to Bunsod. We are now here at the top of Mount Igcoron. Dumating kami sa pinaka-peak ng bundok, mga exactly 10. And then kumuha lang kami ng mga pictures and videos. And ako mismo kumuha ako ng timelapse kung saan background yung bayan ng Valderrama. Tapos habang kinukuha ko yung timelapse ay kumain muna ako ng mga baon naming pagkain. Pagkatapos kong kumain, nagpahinga ako ng mga ilang minuto and then lumipat kami sa kabilang summit doon sa my cross. Kumuha din ako ng timelapse. Umalis kami ng summit at around 11:20, medyo mainit na yung panahon noon, although cloudy, lumalabas-labas yung araw. And here are some video clips nung pababa na kami ng Mount Igcoron. So, we're going home now with this bangag. Buluangan boys. Shout out sa mga bangag. I'm gonna miss this sea of clouds of Mount Igcoron. Ako, talaga kung nandito lang kayo super legit. Legit talaga yung ganda ng view dito. Kahit sobrang init. Kahit sunog-sunog na. Okay lang, sulit. And syempre, thank you so much again kay Manong, Noel, Banisio. We're going back, we're going home. Ito pa rin, nagbibideo habang may battery pa. Look at that, my God. Heaven. This is heaven indeed. Wow. Dunig lamig. Banglin din si Kilid din. It's time to say goodbye na sa Fogs, Mount Igcoron. Next time ulit. Give me that. Thank you so much sa cameraman. Okay. So nung nakauwi na kami, meron pa kaming pa part 2. Bali, itong part 2, nag-camping na kami and medyo unplanned ito. Bigla na lang naming naisip na what if mag-camping tayo. Chinek namin yung area nung magdidilim na, tapos bumalik kami sa kanya-kanyang mga bahay ng mga tropa namin, tapos nagdala kami ng mga gamit, we set up the tents, and ito nangyari kinagabihan. Hello, good evening. So, we are here somewhere in Buluangan 1. So, we have a lot of stars in this place, so hopefully I could take a good picture of the stars. And for the meantime, I'm going to show you our tent. So this is Master Gerald. Nilagyan lang ng cover yung likod ng tent. And then, yung master ng lahat, si Master Sergeant Edward Pino. We have guitar. Dami-daming mani. Dala ni ano, Mike. We have Aldrino in the house.
We have Mike in the house. We have this. Oh, this is chicken. Chicken. Papakuluan na lang buong-buo. And we have this tent. So, yes, I'm going to take a night sky pictures. Yung pinaka-goal ko talaga doon ay kumuha ng night sky photo, which is here. Makikita nyo naman yung night sky photos na kinuha ko. Hey yo, time check, it's 9:16. We are here sa aming tent with the squad. It's not a squad, it's already battalion. Ang pogi ko dyan pa sa pogi. Tingnan mo yung mukha mo. Bili mo na cellphone ko. So tingnan natin yung niluluto natin dito sa may chicken. Batuan na may daon tsaka bunga, sobrang sarap. Kasing sarap, huwag mo munang takpan. Okay. So, ayun, takpan mo na. Alam nyo yung YouTube ko, 3 yung subscriber. 3 million. This is the goal again. Aldrin, this is Edward, and another Edward, and Mike, and J-Pot, Denmark, and sino pa? Another Edward. Another Edward. Love Edward. Another frog. Edward. And we have this bonfire. Bonfire. Ano sa English ang bonfire? Bonfire. Aso. Awa. Okay, this is our bonfire. So, good night for now. Kahit hindi pa kami matutulog. See you tomorrow. Bye-bye, Ray. Bye-bye. Bye-bye. Kahit walang viewers. kahit three lang ang subscribers. Kinabukasan kasi nga madededbat na rin ako, kumuha na lang ako ng mga pictures sa paligid-ligid kung saan makikita mo yung fog nasa baba mo lang, malapit lang sa'yo habang humihigop ka ng mainit na sabaw. And so that's it for my Mount Igcoron and the Valderrama experience. Pero bago tayo magtapos, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano pumunta ng Mount Igcoron. So nagko-commute ka man or may sarili kang service, first pumunta ka muna sa bayan ng Valderrama. Tapos pumunta ka sa may police station. Sa police station po, magre-register ka doon or magla-login na mag-hike ka sa Mount Igcoron. And then, pag galing mo ng police station, pupunta ka ng barangay Binanugan and hanapin niyo po si Cap Jerry Florendo. So, si Cap Jerry Florendo po ang magbibigay sa inyo ng tour guide. And yun, mag-hiking kayo papunta sa Mount Igcoron. In my case po kasi, galing ako ng Sibalong Mantique, so nag-tricycle lang ako from Sibalong to Cubay. And from Cubay, sumakay na ako ng jeep na diretso mismo sa bayan ng Valderrama. Tapos bumaba ako sa Bulwangan at yun nga, doon na ako natulog para kinabukasan. Kasabay ko yung mga tropa ko mag-hike. Ngayong alam nyo na kung paano pumunta ng Mount Igcoron, next naman magkano yung rate. Yung rate po ng Mount Igcoron hike, kung purely day hike lang po, ibig sabihin bababa kayo afterwards. 550 pesos lang po ang ibabayad ninyo sa tour guide. Ang ratio po nun is 1 guide is to 5 persons. Ibig sabihin po, 5 kayo, and then isa yung tour guide nyo, 550 yun. So kung 10 kayo, meron kayong 2 tour guides, and then magbabayad kayo ng 1,100. So sa mga gusto naman mag-overnight, yung same rin po na ratio, 1:5, pero mag-a-add kayo ng 500 kung mag-overnight kayo. Ibig sabihin, kung 5 kayo, then mag-overnight kayo, magbabayad kayo ng 1,050 sa inyong tour guide, kasama na doon yung overnight ninyo. Pagkatapos po ninyong umakyat sa Mount Igcoron, meron din po kayong babayaran na 20 pesos per head dito sa may bahay malapit sa campsite. Hindi ko po alam kung ano talaga yung pinaka-purpose nito, wala namang receipt or whatsoever. Sila daw yung umaasikaso sa mga tourist natin kung nag-overnight sila sa Mount Igcoron. So, a sort of help na lang din natin sa kanila kung sakaling pupunta tayo ng Mount Igcoron kasi 20 pesos per head lang naman. Another tip po natin, tapos nyo pang ma-experience yung fog. So yung tip ko po, para ma-experience nyo yung ganun, tulad nung pag-hiking ko, pupunta po kayo dapat ng Mount Igcoron na cloudy yung panahon. Ideally, after ng LPA or low pressure area dumaan sa area na yan, o di kaya may bagyo, yung kakatapos lang bumagyo. Kasi yung mga panahon na ganun, talagang foggy yung summit ng Mount Igcoron. Kasi based na lang din sa observation ko, kasi ipakailang beses na rin ako nakapunta ng Valderrama,
So yung iba po nag-overnight kasi kung maaga pa, medyo foggy pa sa taas pero hindi ganoon kapal yung fog. Sabihin ko sa inyo, hindi ganoon kakapal yung fog na ma-experience mo nung umakyat ako kumpara sa morning hike na habol mo rin yung fog or sunrise. Merong fog din kung morning pero hindi ganoon kakapal. So kung fog lang naman ang habol nyo, once again, sundin nyo lang yung payo ko. Para makumpleto ang inyong Valderrama experience, lalong-lalo na kung galing kayo sa malayong lugar, no? Kasama na rin sa i-recommend ko na puntahan ninyo yung ano, yung Tigmamali Bridge kasi sikat din yun. Tapos pumunta kayo ng Villa Valderrama. Ako personally, hindi ko pa napuntahan yung Villa Valderrama pero yun din yung isa sa pinakapinupuntahan ng mga tourists doon sa may Valderrama. So yung Villa Valderrama po, isa po siyang resort, malamig po doon. And then meron din po doong falls, yung tinatawag nilang Kawa-Kawa Falls. So pwede po kayo mag-overnight doon, lalong-lalo na kung galing pa kayo sa ibang lugar or malayong lugar. And then last na special mention ko po tungkol sa bayan ng Valderrama, at try nyo rin pong puntahan yung Bugsukan Falls. Yung Bugsukan Falls po ng Barangay Bunsod, Valderrama. So yung Bugsukan Falls po, wala pong entrance fee doon. And then maganda po yung falls. Nagkataon lang nung pumunta ako, medyo bumabagyo noon. Or bumabagyo kasagsagan ng pagbagyo noon, yung bagyong kinta. Kaya malakas ang ulan and then yung tubig medyo naging yellowish siya. Pero kung normal day lang, maganda yung tubig dyan, malinis. So a day after nung bagyo, bago ako umuwi, nag-tour muna kami sa rooftop ng tita ng kasama ko o ng tropa ko, then nag picture taking kami doon. Doon ko nakita na ang Mount Igcoron sobrang foggy kapag a day or two after ng bagyo or LPA. Kaya kung ang habol nyo lang din naman ay fogs kapag kayo ay mag-hike ng Mount Igcoron, then sundin nyo lang yung tip ko. And so that's it for our Mount Igcoron or Valderrama Antique experience. I hope nagustuhan ninyo. I hope balang araw kayo din pag pumunta kayo ng Mount Igcoron, ma-experience nyo rin yung yung fog na yon. Or sa inyo din po kung pupunta kayo ng sunny day, kasi choice nyo naman po yun. Yung iba kasi gusto nila yung clear din na walang fogs, or sa tulad ko, gusto ko ma-experience na mayroong fog. Kaya it's a matter of choice na lang. So ang akin lang naman, ginawa ko tong video na ito para makapag virtual tour sa inyo, para bigyan kayo ng ideya sa mga future hike ninyo kung kayo ay katulad kong mahilig mag-hiking, mahilig sa adventure. Lalong-lalo na balang araw kung pwedeng-pwede na talaga tayo mag-travel sa malalayong lugar. Kung halimbawa ikaw taga Maynila ka, medyo malabo pa naman na mag-hike ka ng Mount Igcoron galing ka ng Maynila kasi nga diba may COVID tayo. Kaya yun na rin yung purpose ng video ko na ito at ng mga future videos ko pa, na may virtual tour ko kayo sa mga lugar dito. At least nabibigyan to kayo ng mga idea kung saan kayo pupunta kung sakaling pwede na lahat or magbalik na sa normal ang lahat. And that's it for now. My name is Todd, fond of adventures, loves nature, meeting people and learning from their culture. This is Toddy Explorer. See you in the next video. Bye-bye! Sabi nilang bulaklak na to, kailangan mong diligan ng mainit na tubig para mag-bloom. So hopefully makakita tayo ng isa doon mamaya sa tuktok ng Mount Igmatongtong. Beautiful. Sobrang ganda ng bulaklak. Ang ganda lang nito kasi parang rare siya na hindi mo siya makikita kung saan-saan. Dito lang sa mga gantong uri ng environment. Kung sa mga bulaklak na tulad nito, tsaka yung ganyan, marami rin akong napansin na bulaklak rito na puti, na parang nagbe-blend lang siya sa puti na feature ng bato tulad nito, yung mga puti-puting ganyan. Parang nagbe-blend lang siya, pero kung titingnan mo nang malapit, halimbawa ayun, i-zoom natin. Makikita mo na mayroong mga bulaklak. Kita nyo yung puti na parang karachuchi. Malapit na malapit sa amin yung fog. Ayan. As in, nandito lang sa harap. Malamig. Kabala ng fog. Yes. It's around 30 or 20% na lang yung battery ko. Kaya, i-save ko na lang para makap... Uy! Uy!